panawagang palayain na si dating Senator Laylin Lima, ipinauubaya na ng Department of Interior Local Government sa Korte. Sa Secretary Abalus naman, pinuri ang quick judgment ni Colonel Mark Pespes sa pag-neutralize sa hostage taker ng Senadora. Yan at iba pang mga balita alamin ang detalye sa report ni Bombo Anneli Soberano. Walang magagawa ang Department of Interior and Local Government at maging ang Philippine National Police sa panawagang palayain na si dating Senator Leila De Lima. Ito'y matapos ma-hostage ng isang preso sa loob mismo ng kanyang detention facility sa PNP Custodial Center sa Camp Crame kahapon ng umaga. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, habang nasa pangangalaga ng PNP si De Lima, gagawin nila ang lahat para maging ligtas ito. Inalok na din si De Lima na lumipat ng facility, subalit tumanggi ang dating senator. Dahil sa insidente kahapon, kasalukuyang dinala muna sa PNP General Hospital si De Lima na bakas ang trauma hindi sa insidente. Sa isang VIP room sa PNP General Hospital, nagpalipas ng gabi ang dating senadora. Pakinggan natin ang pahayag ni DILG Secretary Benhur Abalos. It's up for the courts, no? It's the court's call. But of course, the DILG and of course the PNP, we're just the caretaker here. But one thing I could assure you is that we will always work for her best interests, her safety, etc., kung anong kailangan niya. No, at of course, yan ang gusto ng ating Pangulo. Kaya ang araw pa lang, tumawag na siya and he asked me na sabihin po ganito kung saan niya gusto, etc. We assure her of that and we are assuring the public of that, of her safety. Sa kabilang dako, nire-review na rin ngayon ng PNP ang kanilang mga protocol sa PNP Custodial Center nang sa gayon hindi na maulit pa ang hostage taking incident. Ayon kay PNP Chief General Rodolfo Azurin, ongoing din sa ngayon ang investigasyon para mabatid kung mayroong lapses sa panig ng mga nagbabantay na pulis. Siniguro naman ni Azurin na maayos ang kalagayan ng dating senadora matapos ang insidente. Pakinggan natin si PNP Chief General Rodolfo Azurin. At just to confirm din yung sinabi ni Secretary Abalos, I also visited Senator De Lima and reiterated po yung instruction ni Presidente. And according to her, in the presence of Senator Risa Hontiveros, she feels safe in the PNP custodial po. So she wanted to remain with the PNP. And of course, we need to restudy yung security na ini-implement po ng ating kapulisan sa custodial po natin. Samantala, pinuri naman ni Secretary Abalos ang naging quick judgment ni Colonel Mark Pespes, ang commander ng Headquarters Support Service ng Camp Crame, para tapusin na ang hostage-taking incident para hindi na lumaki pa. Ayon kay Colonel Mark Pespes, batay sa naging senaryo at takbo ng negosasyon, lalong nalalagay sa alanganin ang buhay ni Senator De Lima. Dahilan para tinapos na nila at ginamitan na ng pwersa para magkaroon ng pagkakataon. Pakinggan natin ang naging pangayag ni Colonel Mark Pespes na siyang bumaril sa hostage taker ni Senator De Lima. Nag-umpisa dito sa pag-serve ng pagkain. Then it was taken advantage ng ating POPCs until na-neutralize yung dalawa. Although yung si Sulayaw, hindi siya tinamaan, yan nakapunta kay sa quarters ni Senator De Lima. And right later, nagkaroon ng negotiation about 10 to 15 minutes. Pero nakikita natin na habang tumatagal, nagiging dangerous yung situation ng ating senador. So we have to end the situation. So doon napunta sa neutralization ni Sulayaw. Ang tatlong hostage takers sa pangunguna ni Idang Susukan ay pawang mga miyembro ng teroristang Abu Sayyaf. Si Susukan ay kilalang notorious Sulu-based Abu Sayyaf sublider
na sangkot sa iba't ibang krimen at kidnapping. Naka-alerto ngayon ang pambansang pulisya para sa anumang posibleng retaliatory attack na ilulunsad ng teroristang Abu Sayyaf kasunod ng pagkamatay ng kanilang mataas na leader na si Idang Susukan. Mula Campo Crame, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, sa mainit pa ring balita, tutuloy pa rin daw ngayong araw si dating Senator Laila De Lima sa pagdalo ng hearing ng mga kinaharap nitong drug charges. Ito ay kahit pa katatapos lamang ng hostage taking kahapon na naglagay sa kanyang buhay sa alanganin ang pang-hostage sa kanya sa custodial center ng Philippine National Police kahapon po yan. Sa isang advisory, sinabi ng kampo ni De Lima na dadalo ito sa pagdinig ng Regional Trial Court Branch 256 sa Muntinlupa Regional Trial Court na naka-schedule po dakong alauna imedya mamayang hapon. Kahapon ang ihayag ng PNP Chief si General Rodolfo Astonin Jr. na naging hostage parandalian si Senator De Lima ng tatlong persons under police custody o yung tinatawag na PUPC na sinubukan daw tumakas sa custodial center. Ang tatlo ay napatay ng PNP at sila ay kinilalang sina Arnel Cabintoy, Idang Susukan at Feliciano Sulayaw Jr. Sinabi ni Interior Secretary Benhur Abalos na nagdemand daw itong mga PUPCs ng helicopter at hammer at iba pang items para makatakas sa Pitana. Una rito sa panayam nga ng Bombo Radio Philippines kay Attorney Filibonta Cardona. Sinabi nitong sa ngayon ay pinag-aaralan na nila ang susunod na hakbang na kanilang gagawin na kaugnay pa rin dito nga sa insidente. Narito pa ang ating panayam kay Attorney Filibonta Cardona. Sa ngayon, pinag-aaralan namin yung mga naririnig namin na mga suwestiyon, lalo-lalo na yung nanggaling kay Senator Amy Marcos na home for Lusanan para kay Senator De Lima. Una na itong tinanggihan ni Senator De Lima noon, nung una itong in-offer, no? Na siya ay nilagay sa house arrest. Pero dahil nga sa insidente to, baka pag-aralan namin na dahil nga exposed talaga si Senator De Lima sa mga ganitong insidente dahil nga nasa loob na siya ng custodial, nangyari pa nga ito. At ngayon, bukas, sa pagdinig ng kanyang, patuloy na pagdinig ng kanyang kaso, magkakaroon kami ng pagkakataon na ilahad ulit sa kanya yung pros and cons ng house arrest at siya na rin po ang magdidesisyon dyan at kung siya ay pumayag, mag-a-apply na kami ng, magsasampa kami ng karampatang motion sa korte. Sa panayam din ng Bombo Radio kay Colonel Jean Fajardo, itong tagapagsalita ng Philippine National Police, sinabi nitong posibleng nagkaroon ng trauma itong si Senator Laila De Lima dahil sa pang-hostage sa kanya. Pero may panawagan dito ang tagapagsalita ng PNP. Narito naman ang panayam ng Bombo Radio Philippines kay Colonel Jean Fajardo. Nagutos na po ang ating chief PNP na i-review yung existing and practice po dyan para po magkaroon po ng adjustment and restriction siguro muna dito sa mga pinatutupad nating mga protocols dyan para hindi na nga po na ito maulit. Doon naman po ma'am sa pamilya po ng ating Senator Laila De Lima, huwag po kayo mag-alala. Ang ating pong senador ay nasa maayos na condition po ngayon, although hindi natin maiwasan. Siyempre ma'am, medyo na trauma siguro ma'am Senator De Lima dahil kahit sino naman po siguro ma'am na maging hostage ay medyo traumatic po yan. But nonetheless, she is okay po na tignan na po siya ng ating mga medical personnel at kasalukuyan po siya napapahinga sa ngayon. Ipinaliwanag naman po ni Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos kung paano napatay ang huling suspect na ng hostage sa Senadora. Narito naman ang paliwanag ni DILG Secretary Benhur Abalos sa pagtatanong ng Bombo Radio. Etong tatlong ito, ang target nila ay tumakas. Nakataon lamang na inuulit ko, no, nung binibigyan ng pagkain, tinulak yung nagbibigyan ng pagkain, bigla sinaksak. Tapos yung nanaksak, nagpunta sa dalawang selda, binuksan niya at nakawala pa yung dalawang kasama niya. So tatlo na sila. Pero hindi nila alam, may sniper sa ibabaw, na-neutralize yung dalawa.
at pagkatapos yung isa na hindi na neutralize, tumakbo. Imbis na kumaliwa siya palabas, kumanan siya. At doon yung isa pang compound ni Senator De Lima. Kasi marami mga blocks ng iba-ibang ano to eh, compound eh. So doon napunta. So ayun, at habang nandun na hostage si Senator, tinalian, piniringan ang mata, umihingi na kung ano-ano ng hammer, ng helicopter, etc. Pero mabilis mag-isip si Colonel Pespes. Nung siya hininga ng tubig, binigyan niya yung tubig na paganito. Pagbigyan niya ng tubig, ito yung kanyang kanang kamay. Binaril niya sa ulo. Yan po yung naging paliwanag ni DILG Secretary Benhur Abalos. Samantala naman, kaugnay pa rin ang balitang yan, nais ngayon ng Commission on Human Rights, o CHR, na maparusahan itong makasangkot sa or itong pwedeng maparagot dito pa rin sa Pangho States kay Senator Laila De Lima. Kasunod na rin ito ng ongoing na CHR motopropio investigation sa insidente naging daan nga para i-hostage ang dating senadora. Una nang sinabi ng CHR na nagpadala na sila ng kanilang quick response operation mula sa kanilang opisina sa National Capital Region para sa isang moto proprio investigation. Kasama rin sa mga iniimbestigahan ang pagkamatay ng tatlong persons under police custody, yung PUPCs, na mga hostage takers na sinubukang tumakas sa Campo Crame. Ito ay para malaman daw kung sino ang mga posibleng managot sa insidente. Una rito, nababahala ang komisyon sa sinapit ng dating senadora na siyang naging chairperson po ng CHR mula 2008 hanggang 2010.